ito magrepair ng electric fan. Ito gamit ang R1, tapos nakasukbit sa plug yung prod ng iyong multimeter, at naka-switch itong ano, speed control. Wala kang mababasang resistance. Ayan. Ayan. R1. Naka-hook up yung dalawang prod sa plug input. Naka-switch ka ay naka-switch ka dito. 1, 2, 3. Tapos wala kang mabasang resistance. Meaning, may tama ito. Itong thermal use ng ito. Pinaklas ko na para makita ganyan paano repair yan. Ito yung may damage dito, thermal use. Pag naka-sockbit ka na dito sa plug, positive and negative dito sa plug, tapos naka-resistance X1 ka dyan or R1, depende sa yung multimeter. Pero kasi yan, minsan R1 or X1, yan ang madalas makita sa analog. Yan ang mga range na nakalagay. Tapos ito naka-switch. Kahit alin dyan, dapat meron kang resistance doon. Kapag wala kang resistance, ito yung sira. Kahit hindi pa ito naka-dismantle, malalaman mo na napamamigitan itong switch na to at yun, tsaka yung resistance, malalaman mo na. Kung wala kang makitang resistance dito, ito ang tama. Pinapalitan yan. Dapat palitan yan. Hindi yan ginajump. Kasi yan ang protection ng motor. Disclaimer, kasi yung iba ina-jumper na lang yan. Dinadirect yan. Hindi dapat gawin yan kasi yan ang protection ng motor. Pag nag-overheat or konting aberya dyan, hindi yan, walang ganyan, masisira yung coil. Kaya naman na-open yung ganito madalas pag damage itong iyong mga bakal, itong shafting, itong mahabang to, tsaka yung mga bushing mo. Kapag humigpit na yan at wala ka nito, walang bibigay motor ang bibigay. So kailangan yan talagang papalitan niyan kung sira yan bago ka pa magpalit din ng shafting at saka bushing. Kasi kung hindi mo papalitan yan at masisira naman ulit to. Yung mga bagong rewind na motor, wala nang ganito. So ano na, pag nasira, swerte kung hindi mo bigay yung motor kung masira itong mga ito, nagkagasgas dahil sa nahihirapan ng motor dahil kung ayaw umigat ng maayos, bibigay ito. Ayan po, matapos na natin ipalitan nyo thermal fuse, ayan, may resistance na siya, oh. R1 or R10, dapat meron ka ng resistance na ganyan. Ganyan pala, malalaman mo na na aandar na yung iyong electric fan. Yan, naka-hook up na yung dalawang positive at negative test proof. Ayan. Ito. Yan.
tapos naka-switch. Ayan, mayroon kang nakikita ang reading. Ito. Ayan, naka-resistance tayo. Nasa 10 tayo. Kasi masyadong mababa ang makikita mong resistance kung naka-arawan ka lang. Pagka wala, ibig sabihin sa loob nito may damage. Either coil windings or ang kanyang thermal use meron to sa loob. Pag nasira yun, wala kang reading makikita ng ganyan, then kailangan palitan yun. Kasi pagka nasira ulit at dinirect mo yun, hindi mo siya pinalitan, motor winding ang masisira. So ganyan lang, simple. So testingin na natin kung aandar. Test na natin pagkatapos natin pagpilitan ng thermal fuse tsaka inayos yung shafting, assembled na. Ayan, testing na natin. Ayan yung power natin. Ito na. Ayan, nadidinig na natin yung andar ng motor tsaka kita yung ano ng giro. Ayan, ayan, sabihin tapos na tayo. Ayan, simple lang yung paggawa. Kayong nasira yung thermal fuse na yun, papalitan mo dapat yun, hindi mo dapat i-direct. Kasi pag tumigas yung shafting at bushing na nag-dabble siya at nahirapan ang motor, kapag wala yung thermal fuse na protection niya, motor ang masusunog. Salamat sa panonood. Sana nakakuha naman kayo ng bagong munting kaalaman.